Tapos ko na na kayo. Well done. Very good. Diyan kita ha. Asan na yung ano yung pila? Asan na ngayon yung pila? Ito bukas, ito bubuksan lang. Bukas na po. Bukas na po yan, sir. Dalawa bukas na po. Dali yung dulo po natin, nasa 20 minutes na po. Kanina, sir, hanggang US Embassy. Ano po, 10 minutes na po. Kapa ko na? Opo. Ay, sir? Opo. Hindi na lang, boss. Nag-apat po ako ng Pfizer na dito. Ganito po ako ng vaccinator. Dapat ko lang alam. Hindi nga ako kung apat para maubos. Ito po. Ito, pero ano mo na? Di ba kung dalawang lane, pero isang makina.
Para mas maraming makakuha. Grabe, no? Less than 24 hours, 1,000 cars na kayo? Pero babos pa ka tayo, Pedro, eh. Akala namin naabot pa po na... Eh, basta yakapin nyo. Ang ganda po yung maganda po. Oh! Ito, 10. Doesn't matter. Kasi yun ang nagtataga. So ito wala na ito. Opo. Boss, ililaw yan, boss. Pero doon ang parang hindi naalisin itong ano, hindi naalisin itong tent. Doon ang pupon. Doon lang. Bawa nga yun. Hintay lang matapos yun. Konti lang yun. Kasi sa araw, swap. Sa gabi, bago na lane. Swab lane to eh. Sa swab. Papasok na yung swabbing. Very good. Oh, ito. Tumbaga. Kung maaaring, gilid ka lang ninyo. Ito yung nasa labas. Ito yung diretso nila, sulit nila sa labas. Ito lang. Doon na rin, doon na rin. Doon na rin. Dito tigil ng kotse eh. Dito. Dito mag-alternating. Opo. Ha? Ito po dito. Opo. Dalawa. Tapos kaliwa kanan. Tapos alternating tayo. Ano to? Pfizer na. Pfizer. Kasi malaki demand yung Pfizer. Yung Pfizer, bumulot ako. Baka pwede naman. Wala.
Wala pa, wala pa yung vaccine nito. Ito yung vaccine nito. Wala tapos lang. Napaigli na nga natin po yan. Napaigli na po yan. Kanina kailin na yan. Kinibili mo na rin ito? Baka dito naman. Sir, pwede ba sa picture? So yan nga po ang latest instruction ni Mayor Isko Moreno Domagoso sa Manila Traffic and Parking Bureau dito sa Quirino Grandstand. Magkakaroon nga tayo ng additional lane for Pfizer vaccine booster shot dito sa ginagawa nating booster shot caravan, vaccination caravan sa Quirino Grandstand. Kung matatandaan natin, we're going to itong last lane natin dito sa Quirino Grandstand ay ginagamit every Monday to Friday for swabbing purposes. Now, pag Saturday and Sunday, since hindi naman daw gagamitin yung linya ng swab lane, in-instruct ni Mayor Isko Moreno Domagoso kay Manila Traffic and Parking Bureau Director Dennis Viaje, Manila Disaster Risk Reduction Management Office Director Arnel Angeles na i-utilize na yung lane ng swab lane para sa additional lane for Pfizer vaccine, since nakikita nga or na-observe personally ni Mayor Isko Moreno Domagoso na mataas ang demand ng Pfizer vaccine for booster shot. So again, para sa mga kakatutok lamang, narito tayo ngayon sa Quirino Grandstand kung saan ginagawa ang 24/7 booster shot drive-through vaccination caravan para sa general population ng four-wheel owners. Libreng tong pinapamahagi ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa lahat, mapamanilenyo man o hindi. We have four brands of COVID-19 vaccines na ino-offer dito sa Quirino Grandstand. Yun nga po, ang Pfizer, AstraZeneca, Moderna, and Sinovac. Nagsimula nga po tayo dito sa 24/7 vaccination drive natin dito sa Quirino Grandstand kaninang 12 midnight. Actually, supposedly 12 midnight, pero dahil nakita ni Mayor Isko Moreno na madami na ang kotseng nakapila, we started as early as 10:30 p.m. And ang latest instruction nga ni Mayor Isko Moreno Domagoso sa ating Manila Traffic and Parking Bureau Director Dennis Viaje and Manila Disaster Risk Reduction Management Office Director Arnel Angeles na magkaroon tayo ng additional lane para sa mga nagnanais na mabakunahan ng booster shot gamit ang Pfizer vaccine. The instruction was made following the observation of the mayor himself na mataas ang demand ng Pfizer vaccine para sa booster shot compared to other brands. So tuloy-tuloy lang tayo dito sa bakunahan, since ang sabi nga ni Mayor, mahalaga na mailigtas natin ang publiko at mahalaga na mailayo natin sila sa impeksyon o mapunta sila sa severe case ng COVID-19. Pala kayo, pero ko baka nagkaroon kayo ng bulyasin dito. So since nag-start nga tayo ng drive-thru vaccination, 24/7 drive-thru vaccination dito sa Quirino Grandstand, as of 4:26 p.m, naka-cater na tayo ng 1,041 cars. So in less than 24 hours, more than 1,000 cars na nakatanggap or nabigyan natin ng 1,400 owners na yung nabigyan natin ng libreng booster shot. Nahandog pa rin ng pamahalaang lungsod ng Maynila. So this is still part
of the advocacy or yung adhikain ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na bigyan ng protection hindi lamang ang bawat pamilyang Manileño kundi ang bawat pamilyang Pilipino dito sa kinakaharap nating COVID-19 pandemic. So this is open for all, not only for Manileños but also to the general public, kahit yung mga nagpa-booster ng first at second dose sa ibang lugar ay kikilalanin po ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang inyong mga vaccination cards. Para sa mga nagnanais na pumunta dito sa Quirino Grandstand kung saan natin ginagawa ang 27 booster shot vaccination drive-thru caravan, maaaring dalhin lamang po ang inyong updated vaccine card kung saan nakalagay ang petsa ng inyong first at second dose. And mahalagang paalala po, mag-register po kayo sa manilacovid19vaccine.ph upang makuha nyo po yung QR code na i-represent nyo naman po sa mismong vaccination site natin na para doon naman po ilagay yung record nyo ng booster shot. Para po sa mga Manileño naman po na nakatanggap mismo dito sa lungsod ng Maynila ng kanilang first and second dose, no need to re-register po sa nasabing website. Dalhin lamang po ang QR code and yun lang po ang dadalhin nyo dito para mabakunahan po kayo ng booster shot. Again, for those who are asking, the City Government of Manila is offering four brands of vaccine dito sa ginaganap natin booster shot drive-thru vaccination caravan dito sa Quirino Grandstand. Iyan nga po ay Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Sinovac. So, kayo po yung pwede po kayo mamili kung ano yung brand na gusto nyo. The mayor has assured the public that we have enough supply of vaccines for the public after he made a inspection at Santa Ana Hospital kung saan nandun nga po matatagpuan ang Manila COVID-19 vaccine storage facility natin. So this drive-through vaccination caravan is intended po para sa mga four wheels natin. So kung makikita nyo po, meron tayong mga van, may simple car. For those who are asking kung kailangan po ba mag-register, if tiga Manila po kayo or kung dito nyo po natanggap ang inyong first and second dose, no need to register po para mabakunahan po kayo ng booster shot. All you need to do is bring po yung updated na QR code nyo po na matatagpuan sa manilacovid19vaccine.ph. So then, if non-Manilans po kayo, pwede din po kayong pumunta dito sa Quirino Grandstand kung saan ginaganap nga po natin ang 27 booster shot drive-thru vaccination caravan na nagsimula nga po kagabi ng 10:30 p.m. Ang kailangan nyo lang pong dalhin ay ang inyong updated COVID-19 vaccine card
At of course, mahigpit po naming pinapaalala na kailangan nyo po mag-register sa manilacovid19vaccine.ph kung saan nyo po makuha ang inyong QR code na siya naman pong i-represent sa ating mga medical frontliners na nagbabakuna para doon po i-record ang inyong booster shot. The City Government of Manila is offering 4 brands of COVID-19 vaccine dito sa Quirino Grandstand. Yan nga po ang Pfizer, AstraZeneca, Moderna, and Sinovac. Sa Manila, sabi nga po palagi ni Mayor Esco Moreno, pwede po kayo maging choosy. So kayo po yung mamimili ng brand ng vaccine or ng booster shot na gusto nyo pong matanggap. The mayor has assured that the City Government of Manila has enough supply of COVID-19 vaccines for the general population. And to recall nga po, nandito nga po kagabi din si Mayor Esco Moreno, dumago sa until 3 a.m. kaninang madaling araw. Parang sobrang hands-on ni Mayor sa nagaganap nating vaccination drive para sa publiko, since gusto niya po talaga matutukan ang pagbibigay protection natin, hindi lamang sa bawat pamilyang Manileño, kundi bawat sa pamilyang Pilipino. And based nga po sa observation nating lahat, nakita po mismo personally ni Mayor Esco Moreno Dumagoso na mataas ang demand for our Pfizer brand of vaccine. Kung kaya naman, agad siyang naglabas ng isang tunay na solusyon at umaksyon at nagkaroon ng mabilis na action dito sa nakita niyang sitwasyon dito sa Quirino Grandstand. Kaugnay nga po niya ay nagbigay po siya ng immediate instruction kay Manila Traffic and Parking Bureau Director Dennis Viaje and Manila Disaster Risk Reduction Management Office Director Arnel Angeles na magdagdag ng additional lane for those who wanted to have their booster shot gamit ang Pfizer vaccine. Isang paalala lang din po, no, ang booster shot ay maaari lamang pong matanggap after 3 months nyong matanggap ang second dose. No less than 3 months po ang mababakunahan. So ngayon nga po makikita natin ang bagong tayong Manila COVID-19 filled hospital that has a 344 bed capacity. Ito nga po ay nagki-cater ng ating mild COVID-19 cases, hindi lang po ng mga Manileño, kundi this is open for all. To recall, it catered more than 100 OFWs recently. I think that was a week ago. Ito nga po is part pa rin ng policy ni Mayor Esco Moreno Dumagoso na akapin ang lahat ng kayang akapin, since naniniwala si Mayor na this pandemic has to be addressed inclusively, since lahat tayo tinamaan nito, regardless kung mahirap, mayaman, o nasa middle class ka. And ang goal nga ng buong pamahalaang lungsod ng Manila, of course, under the leadership of Mayor Dumagoso, is mabuhay ang tao, bigyan ng protection ang tao. So lahat, inassure ni Mayor Esco Moreno Dumagoso na lahat ay gagawin niya kasama ang mga kawani ng lungsod, ng pamahalaang lungsod ng Manila, na mabigyan ng protection ang lahat ng publiko, Manileño man o hindi, laban sa sakit na COVID-19.
hindi kakayanin. Hindi kakayanin ni Zelensky. Hindi niya kakayanin, babalang doon. Ano nga decision? So yan nga po ang latest dito sa Aquino Grandstand. Maaring to be updated sa mga nagaganap sa lungsod ng Maynila, maaaring nyo pong i-follow ang Facebook page ni Mayor Isko Moreno Dovagoso at ang Manila Public Information Office. Mag-iingat po kayong lahat.